Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo na bay sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, kasama ko ngayon si Reverendo Padre Joy Balgos. Ngayon ay Webes ng unang linggo ng Kwaresma. Apat na po na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon ko ay narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming, through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga nakrospusting, ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa ating intensyon ang kapayapaan sa pangmundo lalo't higit na sa Ukraine at ang isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa aklat ni Esther, nalangin ang reyna para sa kaligtasan ng mga hinirang ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, tinuturo ng ating Panginoong Hesus ang kahalagahan ng panalangin na kailangan tayo na marunong humingi at humanap at kakatok sa Panginoong at na ating Ama sapagkat alam niya kung anong ibibigay sa atin. Kuminsan sa buhay natin, tayo nang hinawa sa ating panalangin. Gawin nating taimtim at mahusay at maayos ang ating pakipagtalastasan o pakipag-usap sa Diyos mula sa ating puso upang tayo ay magkaroon ng ugnayan na malaliman sa Kanya. Ngunit sa mga sandali dahil sa ating karupukan, kahinaan tayo nagkasala, lumulo po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyay ang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod. Gayun din ang diwang ganapin ito, agad at lubos, upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami nabuhay ng walang pagtatangkilik mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Dumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Haharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa liping kinabibilangan ng aking angkan na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel mula sa dinami-rami ng mga bansa. At ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan magpakailanman.
Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob, hari ng lahat ng mga dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Aswero upang maakit ang kanyang puso na mamuhi sa taong kumakalaban sa amin. At sa gayoy mapahamak siya kasama ng mga nakikipagsabwatan sa kanya. Iligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayoy nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong nababatid ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di ko kupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Diyos ko sa akiigawad, loobing tunay at tapat, puso ko'y gawin mong wagas. Nang manahuli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit?
Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Huwebes tayo ng unang linggo ng Kwaresma, o 40 na araw na ating paghahanda para sa dakilang kapistahan ng ating simbahan, ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus. Bawat araw ay mayroon pong tema. At ang tema natin sa araw ngayon ng Huwebes, ng unang linggo ng Kwaresma, ay ang panalangin. Kaya po ating napakinggan ang tungkol sa panalangin ni Esther sa unang pagbasa sa aklat ni Esther. Kapitulo 4. At sa ating salmo ay tungkol din sa panalangin ang Salmo 137. At ang ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 7, verso 7 hanggang 12 ay isang panalangin din. Una, ang paghingi. Pangalawa, ang paghanap. At pangatlo, ang pagkatok sa puso ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, kapag katingnan po natin sa tradisyon ng mga Hudyo, napakalalim po ang kanilang buhay sa panalangin. Sa isang Hebreo, sa isang Hudyo, ay ang panalangin ay mahalaga. Ang pangalan po sa panalangin sa kanila ay Tefila. Tefila ay kaiba po sa tinatawag na bracha. Ang bracha ay pagpanalangin, pagbabasbas. Pero ang tefila ay tungkol sa panalangin na para sa mga Hudyo, ito ay isang utos ng Diyos. At hindi lang utos, ito yung kapag manalangin, ikaw ay tumitingin sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Kaya tinatawag. Tinatawag kung paano mo sinusuri ang iyong sarili. Kaya ang tefila ay konektado sa palel, ang pagtingin, ang paghusga. At ang panalangin ay para ding itong hagdan, gaya ng hagdan na nakita ni Jacob. At ito yung koneksyon natin sa ating Panginoong Diyos. Tinatawag rin nila ang panalangin na abuda, na ang panalangin wala pong kahulugan kapag ka walang trabaho, walang pinapakita na konkreto na gawa o abuda. At ang panalangin ay isang pag-ugnay na malaliman sa ating Panginoong Diyos. Kakaiba, dahil ang atin pong ebanghelyo na mula sa Bagong Tipan ay gumagamit na po ng ibang lingwahe, hindi na Hebreo, ay koinokona Griego. At koinokona Griego, ang panalangin po ay prosyoke. Prosyoke na sa pinakaluma pa rin na koneksyon dito ay ang yokumai o yokos. Na ito yung panalangin, ito yung ating pangako, ito yung ating ipinapahayag. Kaiba sa Latin ng panalangin, ora, orande, ay mayroon pong iba't ibang klase na panalangin. Mayroong tinatawag na precatio, na ito yung panalangin na humingi tayo sa Diyos. Dito po natin makita ang ating ang paghingi upang tayo'y bigyan. Butom,
na ito yung panalangin at tayo nangako sa Diyos para bang ating panata. Kung precatio, ito yung ating paghingi. Kaya hinahanap natin ng Diyos, hiningi natin, ito yung pangalawang bahagi sa sinasabi sa Ebanghelyo. At precatos, ito yung ating ninanais sa ating Panginoong Diyos. Then supplicatio, ito yung nananalangin tayo ng taimtim, napaluhod tayo at humingi sa Panginoon. At supplicium, ito yung ating paglahad ng lahat ng ating pagkatao sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapag tingnan po natin ang ating panalangin, lagi po nating tingnan na hindi lang ang panalangin na binibigkas, oral prayer. Meron ding panalangin sa pangitan ng ating pag-iisip. Ito yung natawag na mental prayer o kaya meditasyon. At meron pong iba't ibang uri, yung tinatawag na panalangin ng petisyon, panalangin ng pagpapasalamat, panalangin ng pagpupuri at pagpupugay sa Diyos, at panalangin ng ating mga hinihingi na kinakailangan. Kung dapat po nating malaman na sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo San Mateo Kapitulo 5, Bisodo siya hanggang 14, na itong panalangin ay itaas natin sa ating Panginoong Diyos, na tayo'y humingi ng patawad sa Kanya. At alam na ng Diyos, bago pa man tayo, humihingi sa Kanya. Kaya ang panalangin din ay tinatawag natin, mayroong panalangin na tinatawag na panalangin liturgical. Ito po yung Santa Misa. Ang Santa Misa ay pinakadakila at pinakamahusay na panalangin. Kaya tinatawag na sakramento, Eucharistia, mula sa salitang Grego, pagpasalamat. At may dalawang bahagi ang Santa Misa. Ang una ay binubusog tayo ng mga salita ng Diyos. Ang pangalawang bahagi, binubusog tayo sa presensya ng Diyos na nasa palatandaan ng Kanyang katawan at dugo na napahayag sa nakonsagrar na tinapay at alak. At ito yung kabuuang pagtanggap natin na busog na tayo sa Kanyang mga aral. Busugin pa tayo sa Kanyang presensya na dapat dalhin natin upang ating maisabuhay ang panalangin. Mayroon pang malalima na panalangin, yung tinatawag na panalangin mystico o mystical prayer. At sa mga nasanay sa contemplative life, yung laging nagkaroon ng pubulay-bulay at pagnilay-nilay, ang panalangin ay tinatawag na panalangin ng pagbulay-bulay o pagnilay-nilay, at ito'y tinatawag na contemplative prayer na ginagawa ng mga munhi at mga munha. At wala nang ibang pinakamalalim na dasal, yung tinatawag nating union prayer with God, na kung saan pinakamalalim ito, hinayaan natin ang Diyos na maugnay sa atin ng malaliman. Hindi na tayo magsasalita pa, hindi na tayo mag-iisip pa, hayaan natin ang presensya ng Diyos na siyang pumupuno ng ating kaluluwa, na siyang pumupuno at nagdadalisay ng ating mga puso, na siyang pumupuno at nagdalisay din ng ating pag-isip upang buong pagkatao natin ay nadalisay na, at ang ating mga panalangin gaya ng mga insinso na umaakyat sa langit, ang ating mga panalangin ay umaakyat sa Diyos na parang tinatawag pa sa ancient Hebrew, lumang Hebrew, panalangin na parang ikaw umaakyat sa hagdan at pag-ugnay sa langit. Sapagkat ang panalangin natin ay ugnayan ng Diyos sa langit at ng tayo sa lupa. At ang itong panalangin ay siyang nagbibigay buhay sa atin. Sapagkat kung nailangan tayo ng pagkain na material, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu, nangailangan din ng espiritual na pagkain, at ito ang panalangin. Huwag tayong maghinawa sa panalangin, sapagkat ang Diyos
ay nagmahal sa atin, kausapin natin siya. At kung tayo nag-uusap sa kanya na may pag-ibig, ayon pa ni Santa Teresita, ni Santa Teresa de Avila, ang panalangin ay siyang pakipagkwinto ng pag-ibig sa Diyos. Ipahayag natin ang ating pag-ibig sa kanya, at ang Diyos na alam na ang ating kailangan, magpahayag din ang kanyang pag-ibig na ibigay niya ang mga biyayang kinakailangan natin sa ating panahon, pero ayon sa panahon ng Diyos, sa kanyang paraan at sa kanyang tunay na hangarin na tayo'y maligtas at magkaroon ng buhay na ganap at ikasesya. Ang tunay na tunguhin sa panalangin ay tayo'y maugnay ng Diyos at magkaroon ng buhay na ganap at ikasesya. Manalangin tayo sapagkat yon ay utos ng Diyos at yon ang ating ugnayan sa Diyos. Iyon ang saysay ng ating buhay dahil mahal na mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nangako si Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit nang may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon at atin pong itutugon, Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap na mataintim na panalangin, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalululong sa masasamang bisyo at nasasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Tayo naway manatili sa panalangin kahit tayo ay pinanghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasalamatan ka namin sa pagdinig mo sa aming mga kahilingan. Ning namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo Ama aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo Ama aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo patido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo
ng lubos. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng Kapangyarihan, tunay marapat ni kayo aming pasalamatan sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng anak na minamahal, aming inalaan ang panahon talino't yaman para ganapin ang iyong kaluuban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang, bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kay kaisa na manghel si siawit ng papuri sa mpay sa kalangitan, kami nagbumingi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya smitan yung Espiritu yung banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglala sa pagkamatay at muling pagkabuhay niya na, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na ibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlayin nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bering Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pinatin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tiyali sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya na. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kapatan,
Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuod ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami ay pinapakinabang mo sa inahin para sa kapatawaran at kagalingan ng tao. Ipagkaloob mo ngayon at sa inharap ang inunulot nitong walang maliw na lunas. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pakikiisa ngayon sa ating Eucharistia o Banal na Misa kayo narito sa loob at sa labas ng labanan ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Sa mga naugnay, sa pangitan ng live streaming sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay ninggin ang Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga mahirap natin mga kapatid. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa mga lahat ng mga dumadalaw dito sa ating Basilica Minor ng Itim na Nazareno bilang mga pilgrims na may pagpalain ka lagi ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod. Pagpalain ka lagi ng Poong Jesus Nazareno. Salamat rin kay Padre Joey. Palakpakan po natin sa at ng kanya mga kasama. Pabaon po sa misang ito. Ang panalangin ay ang ating pagpahinga sa isang kinakailangan nating espiritual na kapahingahan at pagkain. Huwag tayong maghinawa sa ating malalima na koneksyon sa Diyos sapagkat sa panalangin tayo ay nagpahayag na imahin at larawan ng Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na pagbasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inaig mo siya ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kiringan ng kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na Manila. Ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan mo at ang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pangitan ng imbensyon nito, naway malalang pangako ng sabinyag na ikaw kalingibigan at paglalingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Dalawa po kami ni Padre Joey magbabasbas sa inyo. Pagpalain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, hiligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,